Dumaan man sa maraming pagsubok, ay hindi pa rin pinalampas ng lokal na pamahalaan ng Daet Camarines Norte na bigyang parangal ang sektor ng negosyo. Ang Top Performing Business Establishment Award ay upang bigyang pagkilala ang mga kumpanya at business establishments dahil sa patuloy na pagbibigay ng kontribusyon o buwis na siyang nagiging pondo ng mga programa at serbisyo ng LGU. Gusto naming i-recognize lahat ng mga maayos na nagbayad po ng taxes sa lokal na pamahalaang bayan ng Daet, kasi naniniwala po kami na dahil sa kanila pong prompt na mga payments ay nakakapag-provide po tayo ng mga serbisyo sa mga kababayan po natin. So ito ay isang paraan ng pasasalamat po ng LGU Daet through our Mayor Benito Ochoa. Ang parangal ay mayroong tatlong kategorya. Nakuha ng Bicol Agriculture Center ang first place ng sole proprietorship category, ang Electricon Incorporation naman ang first place sa local corporation category, at first place din ang Super Shopping Market Incorporated sa national corporation category. Actually, may mga certain computations po ang ating treasurer's office, and then dun po ay nakikita yung kanila pong amount kung magkano yung kailangan po nilang isettle annually. And based from that, dun po natin nalalaman kung sino po yung maayos na nagbabayad po ng taxes nila. Mismong si Daet Mayor Benito Ochoa at konseho ang nagbigay ng nasabing awards na dinaluhan ng mga representative ng mga awardees mula pa sa iba't ibang lalawigan at Metro Manila. Probably it would take much time for us to recover. So hindi din agad ito magiging very easy for us to recover. Just like Japan, ang tagal din nila bago na naka-recover, but of course when we look into them right now, nasa na ba sila ngayon? So siguro I would just like to emphasize that yung tumulong kasi sa kanila ay yung sarili din lang nila, and wala din naman ibang tutulong sa atin kundi palaguin yung negosyo natin. So, ang message ko actually dun sa mga team na taga SM Hypermarket is that every time we display our articles, every time that we display our grocery, our food items, our appliances, ginagawa namin yun because we wanted to do that for our country. Kasi every time na ginagawa namin yun, nakakabenta kami. And every time na nakakabenta kami, nakakabayad kami ng tax. Samantala, ibinahagi rin ng mga awardees ang kanilang pasasalamat sa LGU Daet dahil sa suportang ibinibigay sa business sectors na mas lalong nagiging inspirado na hindi magpahuli o makalimot sa pagbayad ng buwis. Ang taunang parangal para sa mga negosyante ay itinaguyod ni Daet Councilor Eliza Liobit at sinuportahan ng Sangguniang Bayan at Punong Ehikutibo. Basta marami pong salamat sa inyo sa support. Hayaan po ninyo na ang every centavo po ng inaano nyo po sa binabayad po sa munisipyo ay hindi masasayang. Yun po ang sinisigurado po lagi para po rin yan sa inyo, para ibinabalik man po din namin sa serbisyo, sa mga proyekto po. Kaya lang ngayon 2020 medyo malas-malas po, baga ano po, may pandemic tayo, kaya yung mga ibang pondo po talaga napunta sa COVID, kaya hindi masyadong nakita, pero although meron pa rin, andyan pa rin naman po, pero wag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy po yan ang servisyo namin at sa mga proyekto po para po sa Banwaan ng Daet. Ano po, kaya wag po kayong mag-alala kahit maraming po salamat sa tulong nyo, pero pinabalik man po namin yan. Ano po? Cindy Curioso, BHTV News.